Uy, mga lords, nakikita nyo ba ang ating SLP ngayon? Medyo green, ano? Ibig sabihin, bullish ang nangyari. But then again, let's check, let's do technical analysis, ano? At ano nga bang nangyari sa trend ng SLP, yung market natin ngayon, ano? So, SLP, current update, ano? Ay 22 centavos or almost 23 na nga siya, ano? 0.228. Wow! Okay, so that's 6.2% na mas mataas kumpara kahapon, ano? So, medyo goods po yan. At kung titignan natin, you know, in the last 7 days, tumaas na po ng 18% ang SLP natin. In the last 24 hours, tumaas ng 6.3%. Itong last 1 hour, magbabago pa po naman yan, ano? Of course, we're positive na kahit pa paano mag-green the next few hours pa dito sa SLP natin. At ayan nga, ano, kung makikita, mayroong pagbabago talaga dito, mga lords. Okay, bago na magpatuloy, kung gusto mga gantong reviews about SLP, Axie Infinity, other NFT, Playtoring Games, mga crypto-related, ano, na tokens, I mean, mga cryptos at NFT tokens, pakisubscribe naman po. Please consider subscribing. And you can comment, mga shoutout, mga tanong, sasagutin natin yan isa-isa. Maraming salamat pa rin sa patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. At don't forget, NFT shootout po ang ating, of course, guild po tayo dyan. And we're still waiting pa rin kung kailan mapapublish yung NFT play to earn game. Though, meron na po yung application sa Android, you can try the demo. At yung sa website ng NFT shootout, meron na po yan. Just check nftshootout.com, nasa description po ang link niyan. Okay. So dito nga sa trading view natin, nakikita natin dito yung rates na available sa market, ano. Tapos dito makita natin yung SLP, USDT, overview, performance, technical analysis, base po yan sa SMA, ADX, MACD and other oscillators and indicators. So as we can see here, check lang muna natin mga lads, ano. So basically, naka-sell pa rin naman. Merong neutral, dalawa na po kanina. Oh, isa lang yan kanina. Tatlo na po siya ngayon. Tingnan ko lang kung medyo malaki sa inyo, ano. Yan. So neutral po tayo sa BingX, sa Femex, tsaka sa BitGet or BitJet ba yan? Neutral na po siya. Sa Binance, kung saan pinakamalaking volume, which is 2.2115 billion, ay naka-sell pa rin, but hopefully mag-neutralize na rin po yan sa ating nakikita, no? So dito kasi mga lords, kagandahan dito sa trading view, makita natin yung performance, oscillators, and trending or trend following. So na ba yung performance sa SLP US Binance po, ang volatility po niya, nakikita natin, is 13.73% po ang kanyang volatility percentage rate, ano? So, ganyan po, nakikita natin yan. Tapos, yung pumangalawa sa kanya, yung sa BingX, ayun, ano, SLP Tether din po yan, ay 16.61% ang volatility. Kung ba ganyan ang, yung changes na talaga, napaka yung volatile niya, ganyan po siya kataas or kababa, 16%. So, meron tayong perpetual contract sa SLP, Bybit, 13.99%. So, makikita po natin yan dyan. So, yan yung volatility rate. Hindi naman po siya talaga sobrang taas. But then again, more than 10% pa rin yan. Dito lang tayo sa less than 10% yung sa Poloniex, tsaka sa HitBTC. Sa oscillators naman natin mga Lodi, ang SLP, Tether US, Binance, nakabuy po ang oscillator natin. Halos lahat po yan. Nakabuy po yan. Oscillators. Okay? Ganon din sa BingX. Ganon din po dyan sa Bybit. Ano? Wait lamang po. Okay. So, nakabuy po sila lahat, ano? Bybit, OKX. Ano ba ang ibig sabihin ng oscillators rating, mga ladder oscillators? Sa mga hindi nakakala naman, ang oscillator ay technical analysis po yan, ano? Technical analysis tool
na nagko-constructs po siya ng high and low bands, ano, between two, dalawang extreme values. And then it builds a trend indicator na nagpa-fluctuate ba yan doon sa bounds na yon. So yung mga traders, mga lords, ginagamit yung trend indicator to discover ano, short-term overbought or oversold conditions. So yan ibig sabihin ng oscillator sa crypto. So ibig sabihin talaga niyan, chart indicators po yan na nag-a-assist sa mga traders para madetermina kung overbought ba or oversold conditions ranging ano, non-trending markets. Okay. So buy po ang oscillator rating ng SLP USDT sa Tether US, Tether perpetual contract, so on and so forth. So yan ano, nakita ang lahat, buy. Neutral dito sa my Binance US or Binance US pa yan. So trend following. Yung trend following naman po natin ay medyo ang moving average natin ay sell. Kasi medyo tumataas siya, may nagbebenta din. So itong 0.22 centavos, ito 0.23, tinitake advantage rin po ng iba yan. Kung yung iba talagang umaasa at nag-hold ano, na magba-bounce back na po ang SLP, yung iba naman, meron talagang nagbebenta din. Siyempre, tumaas rin naman siya ng kokonti, yung maraming volume dyan, magbebentahan, partial selling din po ang ginagawa nila. Okay? So, ang trend following indicators naman po natin, ginagamit rin po talaga natin yan, ano? Ito po kasi technical tool din po yan. Lahat po yan, ano? Performance, oscillator, saka trend following, technical tool din po natin yan para ma-measure natin yung direction at yung lakas ng trend sa time frame, kung anong time frame yun, ano? Mm-hmm. So, ibang mga trend following indicators kasi, mga lords, nakalagay yan directly sa price panel. Makita natin kung bearish signal when yung position is above price and a bullish signal when situated below price. So, makita mo dyan parang bearish siya kasi sell po. Ibig sabihin, may mga nagbebentahan. Ano? Alright. So, balik tayo dito sa ating overview. Okay. So, yan ang ating chart. Ano? Change lang po natin ito. Yan, nakapag-change na tayo sa trading view ng coin market cap. Mas gusto ko kasing gamitin ng coin market cap sa pagtingin ng candle ano, kaysa sa coin gecko. So, as you can see, ito yung sinasabi ko in the last previous video ko na lagi kong nilalagyan ng ari dito or line, ano, kasi dito yung nag-plateau, banda. So ngayon, ang nakita natin, bumabalik lang naman po siya talaga dyan sa price niya na yan, which is 0.00600 banda or 0.00500 plus banda. Kasi bumaba po tayo, bumagsak tayo sa 0.0400 to 0.0300, ano? Ngayon, pag lumagpas tayo dito sa ating line nito, ano? Okay. So yan, meron tayong kumbaga target, ano? So pag nalagpasan natin itong target na to, mga lords, yung ceiling na to na mababa, pag nabutas natin yan, we are seeing na aabot ulit ng 30 centavos plus ang ating SLP. But we are waiting pa talaga na maging bullish pa siya at mag more than 10% ang kanyang increase, ano, in the last 24 hours or in the last 14 days ay mabasag natin yung ating 18%. Pag tumasin ng 25%, ibig sabihin, aabot ulit tayo ng 30 centavos plus ang ating SLP. Which is, goods yun kung marami kang volume ng SLP na naka-imbak, ano, para mabawas-bawasan mo naman. Kung iso-zoom
out mo ngayon, makikita mo talaga medyo malalim tong area na to, no? Kung saan bumagsak siya noong June 8 hanggang June 13. And as you can see, kasi naka per day ang ating ano dito, time frame, in the last ilang days na ba to? Halos 10 days, makikita mo puro bullish naman or green naman ang ating candlestick dyan. Okay? So, antay-antay lang tayo mga lods, ano? Better days are coming. Better days? Tama ba yung grammar? Better days is coming. So, not pala. Are coming. So, kasi, ang inaasahan natin yung mga lods, you know, pagkatapos, natapos na ngayong ating season 21, at sana tuloy-tuloy na yung mga updates, ano, at mga pagbabago sa Axie Infinity. Of course, maglabasa na yung mga burning mechanisms natin, though hindi naman talaga siya assurance sa tataas ng ganoong kataas ang SLP, but at least kahit centavos lang is okay na yan, ano. So dito naman sa ating issue ones, but then again, less than 1 million pa rin po, ano, ang average players natin per day. So mababa na po yan. So ito lamang mga lods, ano, wait lang. Tignan ko lang yung ating June 24 at 23, ano? So, yan. Better days are coming na nga talaga tayo. So, June 24 is 20.3 million at 143,000 lamang po ang na-burn or nasunog na SLP natin. So, June 23, 23.3 million SLPs at an burn is 505 million. So yun lamang mga Lodi, ano, hindi ko napapahabain. At marami pa tayong updates ng mga SLP related tokens, SLP about SLP and other NFT games, ano, mga reviews natin sa mga crypto games and kung ano-ano pa mga tokens dito sa ating channel na Jeff the Vlog. Medyo gabi na kasi, ano. Inaantok na yata yung nagpa-vlog mga lods. Anyhow, thank you so much. Please comment, share, and like, and subscribe. Till our next upload mga lods. Paalam.